Yo, what's up guys? Dito naman kayo sa aking YouTube channel. Ayan, bali may gagawin na naman tayo ng sharp 45 inches guys. Ngayon, ang problema niya daw ay washout. Ngayon, titingnan natin kung panel ba may problema o ano ba talaga may problema. Check natin na lang, malalaman nyo mamaya guys. Ayan, bali pinagpapraktisan ko pa yung hiniram kong tester. Ayan guys, bali magsusukat muna tayo ng ano dyan, ng mga bultahe kung kumpleto siya. Ayan, bali check natin muna yung AC niya kung meron na. Ayan, bali nakaset tayo ng AC. Ayan. Ayan, bali di pa pala siya nakasaksak. Saksak natin muna. Ayan guys, kitang-kita nyo naman, may 237 siya. Ayan, bali naka-backlight na rin po siya. Ayan, mapansin nyo po dyan sa tabi. Ayan, bubunutin ko, yun, nawala. Nawala po yung backlight niya. Nawala po, gawa ng binunot ko. Ayan, bali papakita ko muna po sa inyo yung trouble niya. Ayan po, okay po yung backlight. Wala po siyang display. Ang tanong, bakit? Ayan ang alamin natin guys. Ngayon, ang unang step natin dyan ay mag-check muna tayo ng mga bultahe sa kanyang tikon panel. Ayan, kung mapapansin nyo po, bali sharp po yung ginamit na panel. Ay, sharp nga po pala yan. Ginagawa natin. Aga-aga, baka siyensin ko yung gilagid mo dyan. Ayan guys, bali mag-check lang muna tayo kung mayroong shorted na ceramic capacitor. Ayan, bali inisa-isa ko lang yung malalaki. Kasi kadalasan yun lang malalaki, kadalasan ang nagkakaroon ng shorted. Ayan, bali guys, pag wala tayo nakuha na shorted dyan, bali mag-check naman tayo ng voltage. Kung mayroon siya, kung kumpleto. Bali, sa ngayon, wala ako nakikita na shorted. Ayan, bali na isa-isa natin na guys. Ayan guys, bali magsusukat na tayo ng mga bultahe. Ayan, bali napapansin nyo yung pinaka main nya ay may 12 volt. Yung 1.2 meron guys. 3.3 meron din. Ayan, bali kompleto naman siya guys ng bultahe. Ayan, bali napansin nyo namatay yung backlight niya. Bumuhay ulit. Ayan guys, bali meron siya ng BGH 35 volt. Ayan, bali meron siya. Pero tingnan nyo kung ano ng panel. Ayan. Bali kompleto siya guys. Mapansin nyo, wash out siya. Ayan, bali guys, yung mga nagtatanong sa akin, kompleto ng bultahe pero walang display. Ngayon, bali ito na yung kasagutan ko sa inyo guys. Kung ito yung trouble na ginagawa nyo. Bali kompleto siya guys. Kompleto ng BGH, BGL. Ayan, bali sukatan natin ulit siya. Ulitin ko ulit. Ayan, bali may 35 volt.
May negative 5.9, bali 6 volt na rin yan guys. Yan yung pinaka BGL nya. Ayan, 35 volt, yan po yung BGHF. Tapos yung 33 volt, yun po yung BGH. Ayan, bali ngayon makapansin nyo, wash out po siya, kompleto ng bultahe. Ngayon, bali papakita ko po sa inyo kung paano mag troubleshoot kung buo yung panel, saka paano malalaman na mainboard ang may problema. Yan guys, bali abangan nyo kung anong gagawin ko para makita nyo. And guys, bali papaganyanin ko, tapos abangan nyo yung mangyayari sa panel kung may re-react sa kanya. Yan, bali gagalawin ko yung flex. Yun. Yan, bali napansin nyo guys. Ibig sabihin, pag nag-react yung panel, buo yung LCD nyo, yung pinaka-panel. Ulitin ko ulit. Ayan guys, bali nag-react yung panel nyo. Ibig sabihin yan, good po yung panel. Di nyo na po gagalawin yun. Ayan, bali ngayon, ang pupukusan natin ay yung mainboard. Ayan, bali buo po yan. Yung panel tikon. Bali mainboard po yung may problema. At least nakita natin na nabuo yung panel. Ngayon bali magsusukat ngayon tayo sa mainboard. Mag-check tayo kung may mga shorted. And guys, bali meron siyang shorted kung maririnig nyo. Ayan, bali meron po siyang shorted sa mainboard. Ngayon, tatry natin po yan. Hanapin, iisa-isay natin po yan. Pag once na hindi natin na po talaga siya na remedyuhan o talagang system na yung may problema, kasi yung shorted pong yan, isa-isay natin yung mga ceramic na yan guys. Pag naisa-isa natin yan, na wala dyan sa lahat ng ceramic na pagangat natin, wala tayo nakuha, na shorted, automatic guys, sa system na yung may problema nyan. Ngayon, pag ganyan guys, replace na tayo ng bagong mainboard. Ngayon, bali papakita ko sa inyo, gagamitan ko siya ng analog kasi medyo nalilito pa ako dyan sa digital. Yan guys, bali mag-analog tayo. Bali pag pumalo ng 0 yan, 0 ohms, ibig sabihin yan guys, ay shorted. Kumbaga may idea din sila na kukuha. Ayan, bali mas tinatapat ko siya para mas kitang-kita yan. Kailangan nyo guys, pag mag-check kayo nyan, kailangan nyo i-reverse yung tester nyo. Ayan, bali. Ayan, bali mataas guys yung reading nya. Ayun, bali reverse natin. Ayan, shorted na shorted. 0-0 guys. Talagang hindi nga siya talaga magkakaroon ng display. Gawa po ng sa system po yan na supply. Ayan, bali mapapansin nyo guys. Bali 0-0 yung palo nya. Ngayon, kaya nag-on po yan kasi hindi po yan yung pinaka sa standby. Hindi po yan yung sa pinaka standby. Kaya yung board, nag-on pa rin po siya. Kaso walang display po kasi sa system po yan or sa memory niya po yan. Pagdating man sa atin, madis-discard pa rin tayo. And guys, oh, bali makikita nyo, 0-0. Binaligtad ko, 0 pa rin siya. And guys, bali shorted siya. Ngayon, isa-isay natin po yung mga ceramic capacitor na yan. Tatanggalin natin po yan. Hihang natin siya. And bali, tatry natin po siyang isa-isahin. Hihang yun. Bali, unahin natin muna po yung fuse.
Kasi para malaman natin, kasi may fuse po yan, may mga pagitan po yan, guys. Punta po dyan sa capacitor na yan. Bali, makipansin nyo po yung icing maliit, yung po yung pinaka, ano niya, regulator. Ngayon, tatry natin muna pong ihihang yung mga ceramic capacitor. Bali, ang unahin ko lang tanggalin muna dyan ay yung fuse. Yan guys, fuse yan. Papunta dyan sa isang capacitor. Yan, bali, ihihang ko yan. I-check natin kung hanggang saan yung may leak or may shorted. Hindi na pala siya totally leak. Gawa ng shorted na po siya. Yan, bali, medyo... ano po yung hindi masyado mainit yung ating panginang. Ayan, bali fuse po yung tumalsik. Ayan, bali natanggal natin yung fuse. Ngayon, titestirin natin niya. Titestirin natin siya ulit. Ayan, bali tumawid dyan guys. Yung fuse, bali wala siyang fuse. Ngayon, i-check natin yung galing dyan sa regulator. Yung sa maliit na AC guys. Ayan. Yun. Meron siyang palo. Ngayon, babalik na rin natin siya ngayon. Boom! Wala. Di ba guys? Ibig sabihin, good yung regulator. Doon tayo sa tinawidan nung fuse. Ayan, yan dyan sa marami. Ayan, dyan yan guys. Papunta yung dinaanan ng fuse. Dyan yun nagpunta. Yun, bali nakapansin nyo. Shorted dyan. 0-0 pa rin siya. Ngayon tatanggalin natin yung sumunod na ceramic capacitor. Ayan, ihihang natin muna siya. Bali talagang tiyagaan lang po talagang pagtatanggal nyan guys. Talagang medyo marami-rami rin po. Kaso medyo mahina nga lang po uminit yung ating panghinang. Ayan. Tapos, pag may natanggal tayong isa, i-check natin po siya ulit kung wala na yung shorted. Patay. Meron pa rin guys. Meron pa rin siya yung shorted. Bali, tatabi ko lang muna yung capacitor. Ayan, bali, okay po yung tinanggal natin na ceramic. Ayun. Bali, dyan guys, sa maraming capacitor, meron pa rin siya ng shorted. Ngayon, dyan tayo magtatanggal ulit. Medyo dyan lang ako na guys na tagalan. Medyo ang pangit uminit nung panghinang ko. Di ko alam kung panghinang o yung LED. Medyo mahirap po siyang tanggalin. Yan guys, medyo matigas. Pumangit na ang init nung panghinang ko. Yan, dinamihan na ng tingga. Wala pa rin. Ayan guys, bali di ko na siya isa-isain. I-cut ko na siya guys. Papakita ko na lang na wala na siya ng mga ceramic capacitor guys. Ayan, bali kakat ko lang po siya. Ngayon guys, bali wala na po siya nung mga ceramic capacitor. Natanggal ko na po siya. Ngayon check natin. Uy, mahulog pa. Ngayon bali, check natin siya ulit. Ayan, bali shorted pa rin po siya. Ayan, bali may palo pa rin po siya. Baliktaran. Yan guys, bali baliktaran pa rin po yung shorted niya.
Bali, ibig sabihin po niyan, wala po dun sa mga ceramic capacitor. Wala po dun sa mga pinagtanggal natin. Ngayon, bali pinapakita ko lang yan guys. Para kung sakaling ano, nagkaroon kayo ng problema na ganyan, may nagawa kayo na ganyan may shorted guys. Alam mo na yung, alam nyo na yung pag isa-isa guys. Yung pag step by step. Huwag nyo lang gayahin yung gawa ko at medyo pangit. Ayan guys, bali mag-check tayo kung meron pa dyan sa ibang parts o sa ibang section ng regulator o ibang supply. Bali, titingnan natin kung meron pang shorted na iba. Pag wala na guys, talagang sira na po yung mainboard nyan. Talagang sira na po yung pinaka system nya or yung processor nung board. And guys, bali di ko na siya tinanggal yung pinaka heatsink nung pinaka system nya kasi talagang may tama na po yung system nyan. Medyo mainit na po yan kaya nagkuha na po ako ng replacement ng mainboard po nyan guys. Kaya po ang mangyayari niyan guys, wala nang iba, babaklasin natin na po yan, replace na po tayo ng mainboard. Ayan, bali tatanggalin natin na po siya. Papalitan na lang natin po siya ng bagong mainboard. Ayan, bali habang binabaklas natin guys, shoutout muna tayo. Juwetech PH, West Jojo Tech Electronics, Jojo Tech, Joss Electronics, Ryan Crosset Tech, Dave Electronics Repair, Lukban Electronics TV, Joy Masoy TV, Alex Bautista Difficulty in Electronics, Marco Francis 713 Mix Blog, Hujajos Technic, at sa aming pinakamalupit na Master Leboy Technician. At yun nga guys, bali PDS Electronics 5.7 na po tayo. Marami po palang salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Bali guys, please subscribe. Sa mga bago po dyan, click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga video na i-upload. Bali po sa lahat pong shoutout ko, pwedeng-pwede nyo po silang bisitahin sa kanila pong YouTube channel. At kung sakali pong hindi ko po kayo na shoutout ngayon, sa next video na lang din po. 2,000 years later. By the way guys, may nakuha na akong na mainboard. Kinabukasan ko na siya na balikan. Ayan, bali yan po yung dati. Yan po yung pamalit natin. Ayan, itatry natin na po siya kung malinaw pa po yung LCD niya. Kung wala pa pong damage yung pinaka panel. Ayan, bali kakabit ko na po siya. Ayan, walang kukurap. Ayan, try natin na po siya. Ayan guys, bali medyo mag-green siya guys. Patay. Ayan, bali makikita nyo guys, green siya. Ayan, bali negative po siya. Kulay green po siya. Ayan, bali yan lang po guys. Bali sa ano lang po yan. Sa flex, huwag po kayong mangamba kung anong may problema. Pag ganun pong may negative siya, sa ano po yun, sa flex lang po yun. Bali, gagalawin nyo lang po siya ng bahagya yung mismong, ano niya, yung flex. Alin man po doon, yung sa mainboard or doon sa papuntang panel guys.
Gagalaw-galawin nyo lang po yung flex na yun. Magno-normal na po yan. Yan, tatry natin siya ulit kung okay na. Ayan guys, bali makikita nyo, maitim na po yung picture niya. Hindi na po siya yung mag-green. Yan, bali wala na po yung kulay green niya. Yan guys, sana may natutunan naman kayong aral sa aking isiner na video. Kahit papano guys, sana nakatulong ako. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli.